subscribe so, your ano ba yung ano mo? RPTV. Yeah. Good morning mga katoto. So nandito po kami sa mga vlogger kaibigan namin. Hello guys. Hey, at Weng. Siya yung dating kasama ko dito sa Canada. Kung maalala nyo yung isang vlog namin, yung isang video namin na nabanggit ko si ate about sa ginawa niya para mag-stay ako dito sa Canada. Hindi umuwi agad. Ako gustong-gusto ko talaga yung mga friends na yung nag-visit sa akin. Kasi blessing yan eh, di ba? As long as na yung friend mo yung totoo, ano ba yun? Gustong-gusto ko talaga ng ganun. Kasi, for example, nandito tayo sa ibang bansa. Wala yung mga family natin dito. No choice, kundi kailangan, hindi natin masasabi na kailangan na pwede tayo lang, alone. Hindi. Kailangan pa din ng mga extended family as yung mga friends na real. Sila yung makakaturong talaga pagka... Nakain na. Kaya pag meron kayong friend na kagaya ni ate, keep nyo. Huwag nyo silang hayaan na mawala sa inyo. Mahirap. Yeah. Mahirap makahanap ng true friends. Oh, yeah. Willing na i-help ka anytime. Kahit na anong sacrifice. Pero hindi rin tayo masyadong matagal lang. Ano lang, months lang. Pero talagang yung body ko pa. Kasi after work, nakakalabas to eh. Sabi ko, lumabas ka. Kasi pagkanta lang, yung after work, kailangan lumabas ka. Nag-walking or nag-drive, nakain sa labas. May pag-challenge pa. Thank you, Hannah. Oo, si Hannah. Thank you. Shout out, Hannah. Si Hannah naglilinis sa bahay. Hindi ko. Si Hannah. Ah, kasi busy nga kami sa trabaho. So alam na, pagod na pagod kami. So, thankful ako na ganun na ako. Kumain na kami. Alas 4 pa kami gising ni kuya mo. Ginising ako. Ay, no. So from Dauphin to Ontario. Okay, enjoy your short vacation, guys. Mm-hmm. You're always welcome to my place. Wow, thank As you. As usual, you know. Maraming bago doon talaga ganito si ate. Oo. Kasi ako, pag once na pumasok ka na sa bahay ko, kumain ka na sa plato ko, kumain ka na, family ka na. Kasi, di ba, parang ano ba? Ano yun? Ganun ako eh. Masaya pag may mga taong ganun. Yung totoo ka. Pero once na binuljak ako, ay okay. Ganun talagang buhay, right? Real talk lang yun. Hindi naman ako mag-ipag-ano, pero parang okay. Alam mo, ganun lang ako. Marami talaga yung gano'n natin pag hindi natin maiwasan, pero enjoy lang. Enjoy lang ang chicken joby, yes. From Ontario. Enjoy lang yung chicken joby. Yes, I know. Mamaya may pagkain tayo na darating. Kasi nag-order ako sa mama ng kaibigan ng magaling rin eh. Maraming nagluluto din dito. Uh-huh. Di ba nagluluto ako dati, pero siyempre nawala na ako ng time. Bis na. Papayaman na kasi. Ay, naku. Sana all. O yan, may kape kami, coffee ko. Filipino taste pa rin dito sa bahay. Let's go. Walang katulad ang Filipino, ang Filipino food. Oo. Hahanapin talaga. Yan. Yung gatas namin is Burger Brand. Magatas ka na lang kaya. So guys, yung nakano. Hi, Clarabelle. Good morning. Nag-aga mo naman si Sa. Mag-work ka. May part-time ka. Shout out to Miliere Clarabelle. It's watching right now. And thank you for all the likes, hearts. Happy Saturday, guys. Yeah. Oh, nag-alarm. Nag-alarm na si nag-alarm na. So guys, yan si Mariela. Dito siya nag-start. Pero naka-ano siya. Nakapangasawa siya ng taga Manitoba, Winnipeg. Kaya ngayon, bumibisita siya.
After 4 years, nakabalik na Ontario. Oh, I see. Don't worry so hard, sis. Na na-meet ulit si Ate Wen. Di ba nung sinabi mo na pupunta kayo, sinabi ko, anytime. Yeah. O mamalengke daw si, ano, si Milyarek Caribel. Hi, sis! Oo, kasi kahapon pa binili ni Hannah to, yung anak ko. Kasi may guest ako from Manitoba. Yan eh. Yung mga mag-asawa natin. Galing pa sila sa Manitoba, so malayo daw yung Jollibee sa kanila. Totoo. Oh. 3.5 hours pa. Oo, oh, pagdating from Dog. Oo. Oh. Kaya nag-plane na lang sila. 2 hours. Para lang maka-ano lang yung Jollibee dito. So, enjoy your pamamalengke. Oh, who's watching right now? Jose Alfredo Gonzalez. Thanks for watching. Shout out to you. Vlogger lang si Allen, vlogger. Kunya-kunyari lang, pag may time, diba? Support na sa FB niya. I know. And shout out. Support din niyo si, ano, si RPTV, taga Manitoba. Marami kayong matutunan sa kanya. Oh, dun ay sinishare ni yung vlog niya is all about sharing their journey, yung parang pinagdaanan nila, kung paano sila nagkapapel. Kung at saka marami din kayong matutuhanan sa love life nitong dalawa. Hey, forever. Yung mga nawawala forever sa online. Oh, yun. Diba? Nawawala ng pag-asa, may forever. Kaya nga eh, diba? Okay guys, thank you for watching. Bye for now. Ayan, dami-dami natin. Pero busy na din sila, kasi yung mga family nila nandito na. Tsaka hindi ko na din inaano yung ano, saka ka lang i-ano. Kasi yung mga kasama ko dito, yung mga friends ko, wala pa silang mga sasakyan dati. Ako yung tumutulong lang, hindi ko iniisip yung ano. Pero may mga family na sila, hindi man sila makapag-ano sa akin. Oo, wala na. Oo. Pero pag may mga kailangan lang sila, parang ano pa lang. Pero nung meron na sila, kasi nandito yung family nila, ganyan. Sa taga-sundo dati. Atin-sundo. Pero ako wala naman, kasi once na nai-ano ko na sa tao, that's it. Kasi yung Panginoon namin, bibigay na other way. Siya yung pumabibigay. Oo. Oh. Yeah. Binigay sa kanya lahat. Mm-hmm. Bibigyan mo kabili ng bahay dito, no? Kasi million-million yung halaga dito. Kaya sa amin natin, mura na yung bahay. Kumpara dito, hirap pa magkaroon ng bahay. Yung sa bahay ko, yung sa Niagara Falls. 20% down namin yun. Almost mag-100 plus ang down namin. Lahat ng pera namin, kasi diba trabaho ng trabaho dati, hindi kami nag-ano. Kaya nag-ipon kami, nag-ipon. Magkano ata ito doon, man? Magkano yung sa bahay mo, yung amount? Mga 650 man. 650? Yeah. Grabe, no? Yan po yung, ano ni ate, yung journey din niya. So dito sa Canada? Hindi, basta-basta din makabili kasi kailangan pang i-credit check. Sakripisyo talaga yung mangyayari dito. Kasi nung before kami bumili ng bahay, hindi pwede isa lang yung trabaho. Kasi nung before kami bumili ng bahay, 2 years, nag-sacrifice kami na dalawa yung trabaho namin. Salitan kami. So, ang trabaho ko that time, superintendent ng building, assistant kami. So, libre yung house, right? Okay. Tapos, inaano namin yung maintenance kami sa building. So, libre. So, si kuya mo pang gabi, umaalis siya ng gabi. Ako naman ang nagtitake care sa gabi kasi 24 hours ka na on-call pag sa apartment. So, every other day yun kasi may kasama kami.
So yung asawa ko, gabi, umaalis, nagtatrabaho. Pagdating naman siya sa umaga, ako naman ang alis, may trabaho ako. Salita. Oo, talagang mahirap, pero kailangan, kasi gusto namin bumili ng bahay. Kasi one job in Toronto is not enough if you want to buy a house. Yun yung... Yung cost of living dito, it's... Kaya yung ngayon natin, ilang job na lang yung inaano mo? Ano, si kuya mo isang job, ako isang job, pero may part-time ako sa labas. So, nag-ano na siya, nag-umabang na ano? After bumili ng bahay. Kaya. Kaya dapat makakapo talaga. At saka hindi naman forever yan. Once ka lang mag-sacrifice. Mm-hmm. Kasi dito, kahit marami kang pera na pandown, kung hindi, dapat i-prove mo sa bank, sa mortgage broker na yung income mo is kaya mo mag-ano ng mortgage. Mm-hmm. Para mas mabilis din yung approve. Mm-hmm. Lalo na dito, di ba basta dito sa Ontario. Eh sa Niagara Falls, alam na din yun. So, ano yung nanak sa inyong ate nung nag-approve ko yung banko dito sa Ontario? Ano, ang hinanap ng bank is yung, yung letter of employment. Kailangan yan. Uh-huh. From time to time yan, kailangan makakuha ng letter of employment sa trabaho mo. Uh-huh. Kasi minomonitor ka nila. Kung nandiyan ka pa, every 3 months yan. Kung sabi nila, kailangan ng letter of employment, kailangan mag-ask ka na naman. Mm-hmm. Kasi inaano ka nila, tinitignan kung nandiyan ka pa o hindi. Pero nung... Tapos yung mga bank mo, at least zero loans. Mm-hmm. Tapos yung bank, meron kang pangulo. Mm-hmm. At least 5, for first time kong buyer, at least 5%. Mm-hmm. Yeah. Yun yung... Tapos yung ano po, assessment from the CRA. Yun yung pinaka-importante. Mm-hmm. Para makita. Para makita kung ano yung ano po. Yung income mo dati. So nung nagpaano ka ate, nagpa-approve ka, ilang weeks or months bago nilagay? It depends yung mortgage broker mo kung gaano sila kabilis. Mm-hmm. Oo, at kung consistent yung pinasa mong mga documents, hindi falsificated or ano. Agad din mo. Tapos ang pinaka-importante is yung credit score. Yung credit score. At least 700. Yung ano yung score niya? 750. Nung sa'yo ate, ilang months bago ka na-approvehan? Ay, ang bilis sa amin, mga 3 months. 3 months. Oh. Ang bilis ko din hindi na ako nag-effort na nagtingin-tingin ng ano ng bahay. Nung nakita ko na yung bahay yun na. Oo. Nakusulan mo na. Parang gusto ko na to. Oo. Kasi sa Niagara Falls, 'di ba, yung bus mahirap din noon. Kasi nasa out of Toronto na yun, right? Pero yung place ko kasi is nasa ano pa lang kami 5 minutes walk sa Niagara College, Vernon. Oh. Tapos yung school, yung elementary school, high school, tapos yung college. Isa lang sila. Tapos lumabas. Kasi yung nabili kong bahay is nung sa present corner kami. So walang pumapasok dyan na ano kami lang magka-copy by. Kaya napaka-tahimik. Ah, ibig sabihin para siyang wala siyang exitan. Wala, o ganyan lang. So, present. Pag-present, siya sa corner. So, pag lumabas kang ganyan, bus stop na yan, lumabas kayo, diretso na yan, college na yan. Mm-hmm. Tapos dito, hilera na yung school dyan, tapos simbahan, everything. Tapos likod ka lang doon, Tim Hortons, McDonald's. So, ang mga estudyante, lalo na yung mga galing sa international, pwede sila doon kasi pwede silang mag-aral at the same time, di ba? Mag-trabaho. So, kahit wala kang car kasi mahirap magbayad ng, mahal din ang bayad ng car dito. So, for the meantime na nag-start ka doon, perfect doon. Pwede yun. Yeah. Para hindi ka na magbayad na sasakyan mo muna, tapos magpunta na lang muna. No? Mm-hmm. Sino nakatira doon natin ngayon? May pinalis namin nung 1 year. Diretso yan. Mm-hmm. Okay.
Tapos kaya nangungupahan dito. Oo. Di ba? Gano'ng kauntak, di ba? May bahay, pero itaupa niya. Tapos na nangupahan siya sa... Sila nag-provide yung pang-mortgage ko, sila na lahat, wala akong ano. Yung mga electricity, everything sila na. Wala akong ano. Wala ka ng problema. Parang bumili lang ako ng bahay, tapos, so... Ganon siya kauntak, di ba? Kagaling. Okay. So kumikita na yun. Although dito, nag-upa ako dito, pero mas mababa. May, kumita pa rin ako doon. Mm-hmm. Tapos yung equity niyan, yun na lang, so, matay na. Na, oh. Mm-hmm. Tama. Kasi dito yung trabaho namin. So bakit pala doon sa Niagara na, na ano na pili niyo nung bumili ng bahay? Kasi nagbo-boom na doon, maganda na doon. Oo. Okay. At saka medyo mura-mura pa doon kaysa dito sa ano, so, sa Toronto. Mura pa yung bahay doon. So nabili ni Ate yung bahay niya is 650,000 Canadian dollar. Nag-down siya ng 20%. Yeah. O tapos pinaupahan niya. So, may nangungupahan doon. Siya yung nagbabayad. Siya yung nagbabayad lahat ng ano, mayroon pa siyang kita doon. Tapos dito kasi mas pinili niya na dito sa Ontario, Toronto mag-stay kasi malapit dito yung work nila as in 5 minutes. At matagal na kasi yung work si Kuya mo, 10 years na, 10 years. Ah, na. Okay. So, ano na siya diyan? Pioneer na siya. Hindi na siya basta-basta i-kick out. Kung i-kick out man siya, malaki na kukuri niya. Kasi naka-RSP din yan. So yung company namin, pag nag-ano ka ng RSP ng 5% of your sahod, ite 10% nila. Mm. Yung another 5% sa kanila yun, kakatong nila. Imagine mo ka, ano ka, kaganda nung ano na. Ano. Yung company na yan. Yeah. Galing na. Magaling chat. Magaling magano. Ito yung mga ginagawa namin sa company namin, guys. Yeah. Nabibili ko sa ano, sa Walmart, sa Nupril. Oh, sila yung gumagawa ng mga ano, market site yung para ano, company niyo? Hindi, kami yung ano, kami yung gumagawa, pero itong mga ano nila sa kanila na 'yon. Sa kanila to. Okay. Yeah, pangalan nila to. Pangalan nila. Oo. Ito okay. Naman market site sa ibang ano parang marketplace na. Okay. Ganoon pala. Croissants din kasi yan mga pagkain ng mga Canadian kaya in na in right. Mga cakes. Ganito. Ito po mga ginagawa nila. Yeah. Sila yung gumagawa ng mga ganito. Kaya pag may nakita tayo ng ganyan sa ano, sa Dauphin, maalala natin si Ate. Tapos mga slice cake. Bun. Alam niyo, ang KFC bun is from KFC. Our... Oh, yung mga KFC, yung mga... Ay, yung background burger. Yeah. Oh, sila pala. Yung mga bun ng ano ng KFC, yung ginang gagawa ng mga hamburger, yung tinapay nila. Is from FGF company. Hindi pala sila, no? Kala ko sila din. No. Para meron silang ano, supply. Yeah. Kami yung susupply sa amin. Kaya magaling ka lang din mag-bring natin yung mga ganyan. Hindi ako dun sa ano, may kasi sa packaging kami. Ah, okay. Kami yung sa packaging means, nag-QC kami, tinitignan namin. Di ba yung sa ano, sa malak, kasi malak ang company niyan, right? Uh-huh. So sa loob, sa depositing, doon, at saka sa mixing, mga ganyan. Sila yung gumagawa, may nagmi-mixing, tapos may naglalagay ng mga blueberries, uh-huh. So, tapos may mga, ano, may taga-timpla, may ganon. Uh-huh. Hindi isa yan, may parte-parte. So ngayon, pag ano na, pag naluto na, na-bake na nila, so, ilalabas na yan. So, parang conveyor yan. Parang lalabas na marami yan. Marami yan. Oo. Lalabas na yan. Ipapadaan kasi mainit yan. Hindi mo mamagpapackage. Ipapadaan nila sa malaking freezer. Oh. Dadaan. So, mapifreeze. So, bababa na nga yung sa packaging area. Kami yon. So, nandoon kami na QC. Tinitignan mo kung walang biya, kung okay. So, padalaan mo. Kaya pala ano yung minsan ano siya makikita mo
na talagang mahal sila. Pantay-pantay sila. Tapos, di, ano, QC, pag nasa QC ka, kasi rotation yan, nasa QC, o si, di, ano na, papasok na sa slicer kung yung cake slicer. Maganda yung ano na, pasok na sa slicer. May dadaanan pa yan kasi may mga metal detector kami kung may ano. Ah, okay. Kung mayroong naiwan doon. Oo, naiwan doon. Kasi yung prop, yung ano, yung ano ng kampanyang inano. Kasi pag may andyan. Tapos, di papasok na sa conveyor sa ano, sa slicer. Tapos pupunta doon sa ano, pupunta na doon sa packaging area. Mm-hmm. So di that di yung may robot doon eh sa loob ng ano. Mm-hmm. May robot doon na magpi-pick up, lalagay sa mga clamshells. Ganda. So ngayon di na-package yan, di bababa na naman sa nagpa-package. Mm-hmm. So yung mga packaging ano area, sa packaging area nandoon ka. Kukunin mo yan, lagay mo sa box. Ang galing. Tapos, kaya na rin nalagay ito? Tapos, yan. Pupunta na dun sa shipping. Yan, ano na nila yan, isisil nila yan. Lagyan na nila. Oh, ang galing. Ang galing na. Malaking kampan kasi yan. Ang galing. Meron sa Alberta, may nabili na sila dun. May, sa Calgary, Wonder Brand. So kung gusto namin bumili ng ano ng bahay sa Calgary, pwede kami mag-transfer yun. Right away, maano kami doon. Ma-hire kami kung ano yung position namin doon, dito si pwede doon. Siguro yung pinaka ano, parang dito yata eh. Oh, yeah. Yung ano. Pinakamahal na bahay dito yung ano. Dito ba sa Yeah. Katulad sa may Calgary, ay sa mayroon sa Calgary. Meron pa mga bahay doon na halos ka-presyo ng bahay natin doon eh. Ay, mura pa doon. Lalo na sa mga area na. Dito, tas in lang. Grabe, no? Ito na po, nilin na ito. Ito. Yun na yung usapan, no? Kaya yung mga iba, binibenta nila, bumibili sila ng dalawa, tatlo sa iba. Kami nga, ano eh, inaano namin, na mag-iipon na naman kami na napang-down ng second house. Kasi dyan ka lang kumikita eh. Sabihin mo na marami kang pera sa bangko kung wala kang property. No, wala. Lagsaysay yan. Kasi yung pera nagagastos yan, wala eh. Tapos diba? Hindi siya kumikita. Hindi. Totoo yung pera. Yung pag nasa, nung may bahay na ako, kahit wala akong pera, basta makabayad ako ng mortgage, everything, masaya na ako. Masaya lang po yung pera ko is nandun lang. Tapos hindi siya nagagastos talaga na as in, wala ang balik. Kumuha ng, kaya nga nag-ano ako eh, nag-aaral ako ngayon ng realtor. Yung maganda. Kasi na-experience ko eh, hindi basta-basta bumili ng bike. Kasi kami, yung journey namin ng hobby ko, mahirap din. Kasi hindi naman kami, hindi man naman maayos agad-agad yung mga ano natin. Real talk lang yun, di ba? Nagulog ganito ako, marami akong pera. Ganyan, no. Kahit marami kang pera, hindi ka talaga nila aprobahan agad. Kung gusto mong magkabahay, kailangan marami ka pang aayusin. Na-ready namin 2 years. Grabe yung pagdidiis na, 2 years. Oo, pero okay naman kahit pa paano. Galing. Ilan ang anak mo, ate? Oy, naku, isa lang ang anak ko. One and only. Nasaan pala siya? Nandun sa friend niya. Oo. Kasi nga yung room niya, sabi ko, doon ka muna sa guys! Marami na lang talaga lang. may extra naman. So, napaka-blessed namin kasi nakita namin tong place na to. Kasi dito sa Ontario, dito most especially dito sa Toronto, kasi nasa Vaughan na din kami. Pag ganitong bahay, mga basement na ganito, 2,000 something na, 2,800, ganyan-ganyan. So, galing kami sa, nung umalis kami na sa apartment, kasi ayaw na namin mag-super. So, pumunta kami, nakakuha kami agad ng ano, ng basement. Pero one room lang. So, yung mga, ito lang ang share ko lang, yung mga pupunta dito, tapos naghahanap ng mga room, or, kasi nga, di ba,
nagsimangalan dito. So maraming sumakay na kahit na garbage na yung ano mo. Tatasan. Oo. Dahil nangangailangan ka right away ng place. Tinatasan talaga nila. Ganun, mga garapag. Kahit Pilipino. Kasi na-experience na namin. Kasi nung umalis na kami sa as a super. Entended? Kailangan na namin ng place. So nagtingin ako sa Pinoy Rental. So nakita ko yung place na yun. So yun is nakisakay sila sa ano ng sa presyo kahit na garbage na yung alam nila na garbage. So tatlo lang na room yun. 1 2 3. So yung isang room na maliit lang yun is 2,000 na yun, share pa. Oo, marami din Pilipina din yun na. Kasi ang dami pang rules ganyan ganyan. Oo. Tapos wala, share kayo ng kitchen, tapos ng ano, laundry share pa kayo, ganyan-ganyan. So, kasi gusto, kailangan na namin ng place eh. So lahat ng mga nangangailangan ng place, like for example, yung mga student from the Philippines, hindi pa nila lang. Wala silang kilala. So pag makita sila na ano sa online o i-shoot nila kasi wala silang place, eh right away gusto nila. Yung mga nagpa-parent naman, parang, porque, na, kailangan nila, take advantage, alam mo, ganun ang nangyari. So siguro, sa bait ng Diyos sa akin, after 3 months, nakita ko to. Nakita ko to, may Aris, Italian. So, ang point dun is, kapwa mo Pilipino, versus ibang lahi, this 2,000 isang room, tapos eto is 2,000. So, God is good. Pag may scam ka, huwag kang lang magtiwala ka lang. Kasi meron at meron pa rin ano. So lahat kami na nakatira doon, naging friends kami kasi mababait din sila. Student yung isa is working permit, di ba? Butcher siya sa pumasok siya as a butcher. Sa ano sa Fortinos, ang galing nga niya eh. Wala siyang kaalam-alam, galing siya sa pinakamaliblib na lugar doon sa Mindanao yata yun. Tapos nagbutcher-butcher siya doon sa Pilipinas. Tapos yung agency nila, nakuha niyang Fortinos. So, yun. Tapos naging family na lang kami. From day to day, parang grabe yung ano signal sa amin, ganyan-ganyan. So, isa-isa kaming umalis. So, naging family na kami. Tapos yung landlady niya pa namin, Pilipina. Diyos ko, grabe siya. Parang... Dapat siya na makaintindi, no? May camera pa, na parang may mawawala. As in. So, kailangan... Nandyan lang pakalat-kalat sa no, rental housing, ano. Pero, ang Panginoon, hindi naman natutulog yung Panginoon. Kung sobrang kang nagaganyan, ganyan. So magpapaalam na yung mga ano, So magpapaalam na yung mga kasi kahit okay, ngayon is bago ka. Syempre every day may makikilala ka, may makita ka dito, nakakasave ako ganyan. Hindi siya nagbabayad ng tax. So anytime pwede kang lumabas kasi wala kang pinirmahan, ayaw niya. Hindi siya yung may kontrata. Wala. So wala siyang ano, 'di ba? Ang inisip niya yung hindi pang matagalan. Kasi kung pang matagalan yung inisip niya, aalagaan mo sila eh, yung kumbaga ano. Hindi niya naisip yung pera lang yung tagaganon. Kasi parang ang buhay niya ganun eh. Pera lang. Ganun. So ngayon, binagsianisa na lahat. Yung mga bago, inaway pa niya, hindi ka pwedeng malis kasi ganyan. Eh syempre, bago ka dito, anong alam mo? Tatakutin mo, pwede kitang ipapulis, ganyan. Alam mo yun? Pero God is good, lahat ng ginagawa mo sa kapwa mo, bumabalik sa'yo kahit sabihin pa natin ang yaman muna. Totoo yun, ate. Walang magagawa yung pera pagka si God yung bumalaman. Tignan mo, umalis lahat. Yung mga bago dito, student, tapos yung ano, inaway niya ng inaway nung ako magpaalam din. Hindi niya awa nung kasi alam niya. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba?
mas kailangan mong intindihin yung mga bagong salita. Totoo. Kasi sila yung mas more na nangangailangan. Kaya nga eh. Taka, no? Oo. Lahat tayo dito dayuhan. Kaya kailangan nating mag-ingat, hindi basta-basta. Hmm. Dapat yung na-experience muna sana, nahirap. Huwag mo na yung sa iba. Kasi ikaw, walang tumurong sa'yo dati nung unang-una ka pa. So ngayon, yung mga next generation sa nang darating, yun yung magpapuluhan. Maraming ganun. Yun na na-experience namin. So nung nakita kong na namin to, nakita ko to, agad na akong lumaki. Kasi dito yung mga Italian vlogs lang wala. Tapos napakabait pa nila. May isang room dyan, ano. Pwede pa nilang iparent yan. Pero sabi nila dahil nakita nila yung ano namin, kung anong klase kabila, no? Na gusto nilang quiet, ganyan-ganyan, mapagkatiwala. Ayaw nilang paupahan yung isang room kasi gusto nila yung may peace of mind kami dito, na wala kaming kaalo, kati, alam mo yun. Diba? Saan ka pa? Sinukmian agad ni... Oo. Sabi ko minsan, nag-pray din ako, syempre hindi naman tayo perfect. Eh. Sabi ko minsan, diba, pag may mga ganyang blessings, naisin mo sa sarili mo, bakit kaya ako binabless ng Panginoon? Hindi naman ko deserve. Diba? Parang gano'n, diba? Deserve mo yan kasi fight ka sa kapo. Parang, diba? Di ba nakikwestiyon nyo pag may mga sobrang blessing nyo? Yung parang down na down kayo, araw-araw na ako, parang mag-ibigay yan. Tapos, bibigyan ka na lang ng ano, di ba? Sabi ko, bakit kaya binablas ka ng Panginoon? Hindi ka naman na. Di ba? So, sige, mag-anong ano. Kumbaga, sa ano, hindi lang financial yung basihan ng pagiging mabait kasi. Yeah. Kung hindi yung pagtutulong mo as yung tao sa puso mo. Yeah. Ganun siya. Yun kasi ginawa ni ate, kumbaga, ako na lang yung isang example na tinulungan niya ako, not the financial ano na pangangailangan pero yung karamay mo yung nandiyan siya para tulungan ka, nandiyan siya para kahit na papaano i-treat ka niya na hindi ibang tao. Yun yung pinaka importante at yun yung nasa sayo na lang din kung iaano mo iaapo yung bahay ko open yun, hindi namin nilalak. Kung lumabas na itong mga to, pwede na silang pumunta doon, magkakain na silang, luluto na sila doon, titibig na sila. Si Kuya mo, wala namang pakialam, natutulog yan. Mabait si Kuya, parang lang, chill-chill lang sa tabi-tabi dati. Gigising na lang yan, magre-ready na, papasok na. Ako naman, nani pa ako kay amo ko dati. Doon pa ako, nandun na sa bahay. Italian din ba yung inanahan mo sa race na tatay? Ano ba yun? Iranian. Di ba ang bait din? Yung alaga ko, di ba? Lagi bumaba pa. Rowy! Ano siya eh, yung... Kahit na ganun yung ano niya, mababait yung nakukuha niyang mga amo. So, maliit lang ang binabayad ko doon kasi binibisit ko yung ano, yung alaga ko. Kahit saan ako, dinadala ako. Kahit ngayon, tinatawagan pa din ako. Maganda pa yung communication. Mm-hmm. Yeah. Dito pa rin yung natin, yung ano nyo, trabaho mo dati dito sa... Oo. Okay. Bali yung sa may Niagara, hindi ka nagtrabaho doon. No. Doon mo lang talaga napili. Property, oo. Yung nag-invest lang kami doon. Yeah. And hopefully, pinagpe-pray namin na sana nagsasave kami para makakuha kami ng bahay dito sa... Kahit hindi man dito sa asin malapit, at least 30 minutes drive. Kasi yan na yung mga ano namin eh, yan na kami tatanda sa mga trabaho namin. Kasi wala ka lang makikitang trabaho na ganyang kadali. Na maganda yung benefits at maganda yung ano, yung trabaho, hindi masyado mahirap. Hindi. Basta pahalagan lang yung ano, di ba, yung trabaho. Si Kuya mo, ever since na nandito, yan lang trabaho niya, hindi na siya. Sir, sabay kayo pumunta dito natin? Hindi, mas nauna ako. Mas nauna ako. Galing ako ng ano, Hong Kong, tapos pumunta ako dito. Ontario na agad? Oo. Hindi ako pumunta sa iba, dito lang. Parang, ano eh, no? Kadalasan, puro Hong Kong, tapos Ontario agad lang. Ano. Maraming mga... Si caregiver tsaka nani. Oo. Maraming pero wala na ngayon. Nag-close na yata ang pathway ng caregiver. Meron man pero yung mga ano na mga
students, ganyan. Mahirap ka nang makapasok ng Ontario. Pero sabi nila ngayon, may pathway na yung mga caregiver pagdating PR na eh. Eh, iba-iba naman yan. Every month yata, yung binabago, hindi mo masasabi. Pabago-bago yung isip na, no? Yung mga wala pang papel dito na mahirap ang magkapapel, pumapunta sila mostly sa mga probinsya. Sa Manitoba. Manitoba. Saan pa sila pumupunta? Manitoba. Oo, sa Saskatchewan. Tapos sa New Brunswick, mga ganyan. Di ba doon ka dapat pupunta? New Brunswick na sana? Kasi manag doon eh. Pag galing ka dito doon, ang ano nila, doon ang target nila kasi doon, mas madali, mabilis yung ano doon, PR mo doon. So ate, yung sa journey mo, ano naman yung nakuha mong parang, yung lesson sa pagkuha ng bahay from nagre-rent hanggang sa nakakuha ng bahay? Ay naku, marami. Kasi parang secured na yung ano ko, yung future ko nung may bahay ako. Kahit anong mangyari, may place ako. Yun lang. Kasi pag nag-upa ka, it's not forever. Anytime sasabi nila, alis ka. Kahit nakabayad ka. Yeah. Hindi mo masasabi talaga na... Secured ka. Secured na yung future mo, yung buhay mo. O kahit wala ka ng pera sa bulsa mo, alam mo, may pera ka dun. Basta yung pagbabayad sa mortgage, yeah. Meron kang pinabayad. Oh. Ano naman yung pwede mong may advice sa mga gustong bumili ng bahay or yung mga nawawala na ng pag-asa para... Marami nawala ng pag-asa kasi. Oh, okay. Hindi sila mawala ng pag-asa. First thing to do, may job tayo, right? So, huwag kang namimili ng job. Kung gusto mo magtrabaho, mag-stick ka dyan. Kasi the more na matagal ka sa job, the more na may ano chance ka na makakuha ng job, right? So, ngayon, marami akong i-share. Kasi, pag sa down payment, so, ayusin mo muna lahat. So, may trabaho ka, right? Doon ka, at least, bigyan mo na 2 years, ganyan. Kahit gaano pa kahirap yung trabaho mo, na ano, hindi ka lang, basta hindi ka mamatay, dyan ka. Kasi yan yung pinaka-importante, trabaho, right? So, and next is, yung mga utang, pag may mga utang ka, ano yun, yun yung i-focus mo, wag muna yung mga luho-luho. Wag muna yung inggit-inggit. Yung passing cut na ano, sabay-sabay. Huwag ka muna kakain sa labas, ang bag, ang mga ganyan, mga material. Walang silbi. Ang dami kong material, ang dami kong gamit dati yung nakita mo. Asan sila? Ayoko na. Wala na. Pera pa din yun. Right? So yun ang natutunan ko. Kaya, kung may tatlo kang kutsara, tatlo kayo, okay na yun, huwag mo nang dagdagan, di ba? So, saving, so huwag bili ng bili kung ano-ano, yan. Save, buy utang, save, yun lang yun. Okay na yun. Tapos yung credit score mo, bantayan mo. Yung mga bills mo, like your phone, kasi yan ang... Pag hindi ka nakabayad ng phone mo, di ba, maano pa? Mabad credit ka na. O kahit nalit ka pa. Tapos, kailangan bayaran on time. Tapos yung mga MasterCard, dapat utang bayad. Para, at least, kasi di ba, para nakikita yung visa na consistent ka, nagaganyan, oo. So, ipapakita tataas ng ano mo, credit score mo, ganyan. Yun, tapos, pag nakasave ka na, kung may balak kang magbibili ng car, wag muna. Huwag kang mag-loan. O kung ano yung kahit nang ngarag-ngarag, kung okay pa yung car mo, wag muna. Yun mga yun. No loans, dapat yung lahat ng mga bayad utang, credit score, taas-taasin mo. Mag-save ka kahit kunti. Huwag ka kain sa labas, huwag mag-ano, diba? Yung tukso kasi, yung pagbibili ng mga gamit pagkain sa labas, nandyan eh. Tapos naiipon na yung mga gamit. Kumbaga, nasa
tao talaga, kumbaga sa individual. Hindi kaya natin yan. Basta, na kasi sasabihin mo lang na, eh, kailangan pala tayo natin bumili ng bahay. Huwag nang kumain sa labas muna. Kasi mahal. Magluto ka na lang muna, ganyan. Pansamantala. Hindi naman yan habang buhay. Wala mo ng travel-travel. Kasi ano lang yan eh, preparation lang yan. Oo. So, yun. So ngayon, kung okay na yung mga yun at kulang pa yung pera mo, pwede mo gamitin ang RSP room limit mo from CRA. So ngayon, ang ibig sabihin ng RSP room limit is kung kailan ka nagsimula dito nagpa-pay ng tax, right? Kasi nasa assessment naman yan. Kung magkano yung pwede mong i-loan. Oh, na walang nakunti lang yung ano anak or interest. Or wala pang interest sa akin, walang interest eh. So yun, pwede mo siyang i-loan yun sa mga bangko. So ang I think 35,000 ang per head eh. Yung pinakataas. So yung i-loan mo atin na from RRSP is yung contribution mo or yung nilalagay mo doon monthly or talagang kinuha mo yun without contribution yung ano yung room limit yung trinabaho mo sa government yun o pwede mo yung kunin kung hindi kasya kung may mga loan ka bayaran mo yun yun yung pambayad mo kaysa yung nagbabayad ka na galing sa pocket mo or sa mga visa mo, why not yun? Kung walang ano, di ba? So, means yung RRSP na niloan mo ate is yun yung parang pwede mo siyang idagdag sa kung kulang yung inipon mo na pang-down. Exactly, yeah. Without interest. Tapos monthly naman yun, parang ibigay mo naman yun. Oo, kakatasin na nila sa ano mo, sa sahod mo. Weekly kasi sa amin is every paycheck. So hindi namin nararamdaman. So binabayaran lang namin is $57. $57 kami. Hindi mo na nararamdaman kasi real talk na lang, ang hirap mag-save. Tama. Ay, totoo ba? Oo, mag-save man tayo, pero makasave ka ba ng ganung kalaki in just 2 years, 3 years? Totoo. Diba? So, yun. Pwede mo ding gamitin yun pag kulang. Kung may mga loan ka na kailangan mong lutasin, pwede mo ding itapal yun. Yun yung diskarte doon. Yeah. Maganda pala yun. Yung ano nga, yung SARS. Pwede mo siyang i-loan. Kesa sa mga ano, kesa sa gumamit ka ng line of credit natin. Oh no, no. Kasi yung line of credit, sasabihin ng bangko sa'yo, ito mas mababa ang interest. Pero mas malaki. Monthly, imagine mo monthly pag hindi ka nakabayad, syempre patong-patong na yung mo, 'di ba? O kahit kalaki pa yung mo kung marami kang mga Marami siyang gumagawa na example, nakasave sila, tapos kulang yung pang-down nila, line of credit yung habol nila. No, hindi ko ginamit ang line credit ko. Kasi ang bangko, mautak yan. Sila pinaka-mautak dito sa bangko. Kaya ginyakan ng mga bangko, di ba? kung, kasi program yan ng ng government eh. Bakit ayaw mo kunin, di ba? At pinaghirapan mo yan, di ba? At saka, at saka after na makakuha ka ng bahay, pag tax return, malaki yung mapupunta sa'yo. Kasi yung RSP na loan mo, binibigyan ka, tinataksan mo din yung equity. Yung parang yung installment mo sa RRSP, so pwede mo siyang itapal doon sa parang masasama sa computation na ikaw is nagbabayad ng RRSP. Yeah, ang laki kaya nakuha namin. Kasi magkano yung nakuha namin, 10,000 din yun. Kami na nga umutang, kami pa binayaran. Tapos, ang mas maganda pa doon, pag nangutang ka, tapos binigyan ka pa, tapos pag naipon mo, meron ka na naman may invest fund. Yeah. Tapos hindi ka pa nagbayad ng ganong kalakihang sa mga interest. No. So, yun may natutunan tayo kasi, yung experience namin natin, Iba sa experience mo. Kumbaga,
Sa amin, simple lang. As in, napakasimple yung process ng pinagkuha namin ng bahay. Mm. Pero ikaw, yung ginawa mo is meron siyang iba pang involved na pwede mo siyang magamit, yeah, makatulong para hindi pa mag-bayad ng more interest. Yeah. At napakinabangan mo yung ano ng government na yung binabayad din. Kasi alam nyo, ang daming nagkamali. Kasi okay, kumuha sila ng magandang bahay. So ang bahay nila is 650 like me. Mm-hmm. So kulang yung ano nila, kulang yung pan-down payment mm-hmm. nila. So okay, yung first mortgage, 'di ba? My first mortgage, my second mortgage. Mm-hmm. So ang second mortgage is syempre private na yan. So, mas malaki yung interest dyan. So, ngayon, yung tao, hindi sila na-educate kung paano nila, paano makakuha ng libre na loan, right? So, ngayon, ang ginagawa nila, nagsisecond mortgage sila. Lalo na yung gago yung, ano, yung realtor mo, right? Na, mag-second mortgage mo para makuha mo, mas madali. And the long run, hindi mo na kaya. May first mortgage ka na, may second mortgage ka. So, ang mangyayari, you gonna lose everything. Kasi mag-broke ka na eh. Oh, yeah. Kasi kung hindi mo ginawa na sample, pinaumpa yung isa yeah. or yung dalawa, sa income mo lang umaasa, tapos ikaw eh... Hindi mo na makakakuha. Hindi mo na, hindi mo kasi makakuha. Oo, hindi mo na kaya. Oh. So ngayon, at the end, wala na. Kailangan mo nang i-give up lahat. Oo. Yun yung problema na. Ang dami nagse-second mortgage dito kasi yun yung pamanandalian eh. Pag second mortgage, okay sila, agad-agad silang mag- kasi private yan eh. Mm-hmm. Sa tao yan eh. Mm-hmm. Oo. So ano yung ano maate yung pwede mo na i-advise or kung ano yung pwede mong sabihin sa ating mga subscriber or viewers? Kagaya ng mga experience namin ni Abby, 'di ba? Before kasi nga tumutulong kami sa Pilipinas. Yung si Abby ko, gusto niya talaga sa Pilipinas siya mag-ano, ayaw niyang bumili dito. Gusto niya sa Pinas lang lagi kasi yung mga family namin nandoon, gusto naming tulungan kasi talaga matulungin talaga sa family. So ngayon kung ang sinasabi ng mga family, kailangan nating bilhin lang ito kasi mura lang. So bilhin namin. Kailangan nating anuhin ito kasi mura lang. So nag-ano kami ng mga, meron din kami nabili before kami kasi hindi kami nakabili agad ng bahay. So tinulungan namin yung mga family namin, bumili din kami ng mga ano dun sa Pilipinas, ganyan. Tapos isang araw na lang parang nauntog kami na kailangan natin kasi kawawa yung anak natin. Oh, okay. Tapos parang nalo, yung iba makabili, why not us, sabi. Oh, okay. So yun din ang isa. So ngayon nag-start na kaming magplano ng bibili ng bahay. So meron akong broker, realtor na nag-educate din ka sa amin na ganitong gagawin, ganyan. Napakabait siya. Mm-hmm. So ganitong gagawin mo, Rowena, sumababa yung mga credit score nyo kasi ikaw maraming utang, yung kasama mo lang utang, ganun. So inayos namin, ganitong pag-aayos. So ang credit score ninyo is marami kayong collection or ano, pwede natin yan itaas agad-agad in 1 year or 6 months, pwede natin itaas. Yan. Basta ang gagawin mo lang kung paano mo itataas is like, for example, may collection ka dati, di ba? So, pag may collection ka, hindi ka, yung credit score mo talagang mababa. So, ngayon, tumawag ka ng credit bureau. Sabi, kung nabayaran mo naman na yun at hindi nala na-erase yung ano mo doon, collection mo doon, tatawagan mo sila, sabihin mo, may number naman doon kung saan ka nagkakautang, right? Sabihin mo lang yung number mo, tapos tawagan mo, i-clear mo yung pangalan mo. Na ito bayad na, so kailangan nyo nang alisin. Doon sa may history. Oo. Sa may, kasi pagka tinignan mo yung... sa online mo yung credit score. Nandoon lahat. Nandoon lahat yung nakaraan. Yung mga inquiry mo. Tapos yung example,
bumili ka ng singsing, tas inuhulugan mo, nandun din, naka-indicate din doon. Kumbaga, pababura mo yun. Yeah. Ah, okay. Pababura mo yun, ganyan-ganyan. So, buburain na lang yun. So, aakyat na yan. So, ngayon, ang gagawin mo para lalong tataas yan, kasi computerized yan eh, makikita nila kung may gumagalaw. So, kailangan mo everyday, kahit do, stress lang, mag-transfer ka, parang para may makikita lang na nag-gumagalaw, transaction. So, yun, ganun ang ginawa ko. Okay. Ibang isang technique yun. Kasi sa computerized yan, yung nag-ganun yan, di ba? Kasi gumagalaw eh, di ba? Isang magandang ano yun, isang magandang technique. No, tips para maganda yung kaya hindi kami perfect din. Kailangan naming maghanda ng 2 years. Hindi yung, uy, gusto mong bibili ng bahay, tulungan kita. Hindi naman, uy, gusto mong bumili ng bagong, yan lang yun. Diba? Hindi. Kailangan mong umakyat. Kailangan mong magbasa, kailangan mong ano. Diba? Alam mo yan. Tapos mga papel, ang dami-dami, di ba? Kailangan nila ng last 2 years, sino yung amo mo, saan ka, sino yung ganyan. Di ba? At talagang ano pala yung ano dito, yung proseso ng pagbili ng bahay dito? Mahirap! Hindi katulad sa atin, oo, ginanon nila yung credit score, pero yung capacity ng income mo, oo, hindi ganun ka-grabing, hindi ganun ka-grabing. Proseso. Kasi sa amin natin, kung pagka alam nila na good yung credit score mo, tapos income mo okay naman, magtubo ka na. Oo, anin ka na. Dito, grabe pala. Grabe. So, marami tayong natutunan kaya tiwain. At saka pala, Every 3 months siya tinatawagan na, kailangan kumuha sa boss mo ng letter of employment kung to make sure na, tatawagan nila yan. O kung doon ka pa, o ano, diba? Yung example nila to, at pa-approve ka na. Tapos, tinatawag-tawagan ka pa rin. Kasi sa atin noon, pag nagpa-approve tayo, 1 year yata noon 6 months bago nila tayo tinawagan kung nakahanap na ba tayo ng pero bahay. Pero hindi tayo kumuha ng Oo, pero si ate, iba yung ano niya. As in, sinu-check talaga nila yung galaw ng income niya. Kasi ang ginagawa kasi dito, hindi mo isasalang yung papel mo kung maraming red flag. Kailangan ayusin mo yan. Kailangan wala kang red flag pag pinasok mo sa mortgage para pag first time, para tuloy-tuloy yan. Ako walang red flag eh. Kasi nung before namin pinasok yung papel namin, cleared. Kasi may broker realtor ka pa, broker ka kasi talagang i-check niya yan. So nung ready na kami, pinasok, pre-approve na namin. Inayos namin ng talagang todong-todo para pag pinasok na, wala nang red flag. Kasi pag may red flag, may red flag to, ganyan-ganyan. Parang pagpasok mo din sa Canada. Ganun. Medyo yung bago kasi mag-iisip, parang ang daming problema nito. Lalo dito sa Toronto, di sila basta-basta nag-a-approve. Kasi alam mo bakit? Kasi nga ang cost of living, baka hindi mo kaya mag-grocery, mag-ganyan. So ano naman yung ate, yung parang benefits na nakabili ka ng bahay? Doon ba sa nung ng tax mo? Meron ka bang nakuha na parang kasi pag renter nagre-rent ka, 'di ba, nakukuha mo is yung renting expenses mo, yung binabayad mo. Pero nung kabili ka na ng bahay, ano naman yung meron ka pa bang nakuha? Oo, meron every kasi declared yung bahay ko as a rental, right? Mm-hmm. So bayad din ako ng tax. Mm-hmm. Pero kasi parang ang breaker is nag-ano ka din ako kung ano yung binago ko dun sa bahay. Kung nakabili ako ng mga appliances ko, ganyan na bago. Kailangan included din yun. Tapos nagbabayad ako ng mortgage na ganito. Ganun din, i-declare ko lahat para may nakuha naman mga 12,000. Wow! Ang laki ng rabo dito, no?
So naka-claim ka din ng first time home buyer. Oh, yeah. So hindi lang dahil pag bumili ka ng bahay, not meaning of that is wala ka ng lalo pinaparent ko. Lahat ng expenses ko dinideclare ko. Pati yung guest mo pupunta doon kasi may bibisitahin mo 'yun, di ba? Ang galing. Proseso ni ate. Kaya napabili ko sa kanya eh kasi tingnan mo after 4 years ko dito sa o sabihin mo nang kasi nakabili ka na last year na ate. Oh, 1 year na. 3 years ko na lumipat sa Manitoba. Yun na, nagkaroon na siya ng bahay niya dahil sa mabuting kalooban niya tumutulong ng bukal sa loob niya sa tao. So bless siya ni God, di ba? Ay no, parang kung titignan mo dito sa Ontario, talagang napakahirap kumuha talaga ng sarili mong bahay, di ba? Pero dahil sa tulong din ni God at sa mabutihang loob niya, napagbigyan siya at this is it, pansit, sorry, di ba? At nagpaplano pa na kumuha ng isa pang kalit bahay at alam namin na makaka... Ah, sir, pag-upray natin yan, makakukuha ulit. Yeah. Makakaulit. Oo. Basta lang yung health natin. Yun yung pinaka-puhunan natin dito eh, yung kalusugan. So before kami pala kumuha ng bahay, di ba dala-dalawa yung trabaho namin, pagod na pagod kami. After pagkakuha namin ng bahay, wala na, relax na yun. Kasi part po ng pwede na hindi kami mag-part-time kasi hindi mo naman kailangan na, di ba? Parang ganun. Kasi kinikare mo na yung kinikare mo na yung health mo eh. Kasi hindi naman na tayo bumabata. Di ba? Kasi okay na. Di ba? Kasi yun na yun. Learning na pagkuha ng bahay dito sa Ontario. Hopefully makakano ko kasi nag-study ako ngayon sa pagpabroker. Kasi gusto kong i-share talaga yung mga, gusto kong lahat ng mga friends ko, gusto kong makakuha sila, na hindi sila mawala ng Iba rin guys, iba rin ni ate yung mas maganda sana makatapos ka na dyan. Kasi yung intention mo, hindi lang kumita. Kasi kahit na wala ka pa sa time na, pagtuturong talaga na as in yung trabaho mo. Kung ano meron ka na yun. Kung ano yung meron ka na, dati, tinuturong mo na eh. Mas magubong yan natin. Kaya. Kasi maraming mga kaubay natin na kailangan. So right now, may mga client na din ako. Kasi yung team ko is iisang, ang galing yung team. Kasi yung nanay, siya yung tagagawa ng mga noon. Broker yun. Tapos yung anak niya, realtor. Tapos yung babae niya, nasa mortgage na siya. Ang yaman niya ngayon, mag-iina. Wow. Oo, isang talagang wow. Kaya sige, tinitrain nila ako. Galing. Kaya ngayon, sana by next year makakukuha na. Kahit hindi man dito, okay lang naman na mag-ano pa kami. Pero maybe, New Brunswick, makakakuha kami ng bahay doon, paparen. Kasi nagbubong na din ang New Brunswick. Mga province ng Ontario, nagbubong na din eh. Ang New Brunswick, walang tao yan, pero ngayon, nandun lahat mga estudyante kasi kulang ang tao. Maraming din mga kasama natin na galing doon sa New Brunswick na pero maganda rin daw doon eh, kasi yung view maganda daw doon. Oo. Maganda daw doon eh. Nata-drive din yun. Wala dito? Oo. Mga siguro 4 hours. Kung matagal-tagal sana kayo dito, di marami tayong lakas na lang. Punta tayong Montreal. Kung may time tayo bukas, dadalhin ko kayo sa Blue Mountain. Sige. Kasi lang naman dito. Mga 1.5 hours. Maganda doon. Kaya sinabi ko nga kay Kasi, mag-trabaho siya. Sabi niya, hindi mo naman kasi sinabi. sabi ko, hindi. Kasi, para, ano nga din eh. Siyempre, kailan mo lang sinabi. So,
Sabi ko po pa siya kagito nandito si Mariela. Ayun, mm-hmm. sabi ko. Sabi nga, no? Kasi siya yung nagluluto din namin doon. Mabait din si Kasi. Oo, pero yun, prank iba yun. Prank kayo. Hindi mo siya pinag... Pero mabait siya. Mm-hmm. Hindi ko na siya naging best friend kung hindi rin mabait. Oh. Pero pag sinasalag-salag mo yun, oy, nagagano na siya. O, ko na sa'yo. Ang gusto lang niya, siyempre, ang hirap naman kasi kung plastikan. Oo. Oh, oh. So, totoong tao siya. Totoo talaga siya. Sasabihin niya kung ano yung nakikita niya hindi sa'yo. Hindi ako, hanggat kaya ko, nag-smile pa ako, ganyan. Hanggat kaya ko pang i-ano, hindi ako. Sure, siya talagang right away, oy, huwag kang ano ha. Babungsan na ka lang. Huwag kang masyadong ano. Yun yung totoong tao talaga. Pero pag ano din yun. Pag na-close mo na siya, hindi kami matagal na magkakasama, pero yung nakita ko sa kanila is totoo sila. Hindi siya kasi madamot. Mm-hmm. Kasi may marami kasing pumunta din sa bahay ni Mariela. Mm-hmm. Never silang nag-over, never man lang silang nag-ano, ganyan-ganyan. Hindi ka, kayo lang ni Kasi yung ganun. Magkakatulad kayo ni Kasi as in. Mm-hmm. Na ano, siya pumupunta ng bahay, yung mga niloloto niya, kung gusto niyang magluto, bumibili siya.